So, meron tayong scenario dito mga kaibigan. Pakita ko lang sa inyo. Maglinis tayo na. No? Madalian lang ito. Papalit natin ang spark plug. Linis ng ganyan. Ayan, kabukat butas. Ayan. 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 So, maglinis na yan. Ganyan lang ho, paglinis ng spark plug seats niya. Bawat tanggalo ng spark plug, kailangan malinis yung seats para swabe yung pagpasok ng ganyang ano, no? Thread and everything. So, meron tayong scenario dito. Kinumpara natin yung luma at saka bago before natin ikabit para hindi tayo sasablay, no? So kung nakita nyo, napapansin ninyo, yung bagong spark plug is mahaba, yung luma is the spark plug is a little bit, you know, longer than the new one, the old one. See that? Fuck. So we cannot put this one, otherwise we will destroy the piston head, you know? So we just clean the old one. Put it back. Put it back in. Yeah, that's you not can problem. Return this one because it's not the right one. Yeah, I'll tell you him. Have camera, you can take picture. So yeah, I'm actually fucking take picture and show him. That. Yeah, show him. Different size. It's different size, actually. I'm just gonna say nothing to the wife. She'll make me go get new ones. You just clean the other ones anyway. Just clean the wire brush, yeah? Wire brush, yeah. That will be. Well, I better buy them fucking new ones. So, just get that on. Yeah, I'll hide them. Okay. You think they're all gone in, so. Okay. Perfect, man. Get your keys in here. Which? Your key. Oh, fuck yeah. Yeah? I need them to get back in. Okay. Thank you, my friend. Thanks. So, ibabalik lang natin itong luma. I-ano lang natin. Linisan lang natin yung wire brush. Anyway, medyo bago pa naman ito. Actually, hindi ito hindi itong ano na kanya. Hindi itong brand na para sa mga Volkswagen talaga. Okay. So, malinis na yan. So, kada spark plug, i-wire brush lang natin. I-wire brush natin kada spark plug. Yan lang ang paglinis mga kaibigan. Yan lang. May mga spark plug din na mga long life na spark plug. Long life siya. Like 3 years saka napalitan. 3, 5 years. Okay. So ito. Ayos pa ito. Medyo bago pa ito. Hindi pa malayo yung gap. Yan lang po. Kita nyo. Nagka-carbon build up na siya. Wire brush na natin yan. Ibig sabihin, pagka meron siyang carbon build up is either marumi na yung kanyang air filter, no? Saka yung oil. Marumi na.
Okay. So, ito yung pinakalas. Yan. Sobrang itim na po yan. Inisa natin. Nakita nyo? Hindi ibig sabihin merong maitim na yung ano, hindi ibig sabihin na hindi pa siya gumagana. Actually gumagana itong spark plug na ito. Ang kaso ang sisinga lang, marumi nga lang siya dahil dahil sa meron siyang carbon build up sa loob ng chamber, no? So malinis na. Look. Kita nyo? Yan. Wala na yung kanyang mga itim-itim. Malinis na siya. So pati itong siya. Tasan din natin yan. Para mawala. Yan. So nawala na, no? Yes. So pwede na natin siyang ibalik. So actually, hindi ito prescribed na brand para dito. Dinso ito eh. Ang mga Dinso para lang sa mga ano eh, sa mga Japanese cars. So, kung ano man yung brand na nandoon sa manual, guys, talagang iano nyo, i-follow natin, no? Kasi sometimes yung mga modern cars may mga digital coding yung iba. So i-follow lang natin yung ano kung nasa ang tamang brand ng ano, no, ng spark plug niyo. So may mga numbers kasi ito, corresponding numbers na naka sometimes naka encode doon sa kanyang ano computer box. So sometimes ano niyo na meron siyang diferensya sa performance kasi yung spark plug niya is hindi ano, no, hindi tukma, or yung brand hindi yung kanyang brand. Meron kasi mga sasakyan na masisilan sa mga brand na or items. So from the original, i-keep nyo lang yun, yung original na pinagkukunan ninyo, tapos yun na yung susundin nyo pa sa sunod na bibili kayo, ganun din na klase. So hindi yung papalit-palit ng brand, no? Hindi, although merong brand na mahal, karamihan kasi sa atin mag-isip kasi tayo na mahal itong klaseng spark plug na ito. So expected na mag-work talaga, as in good result. Pero hindi lahat na mga mahal, mga kaibigan, hindi lahat na mahal ay maganda ang performance, kasi depende yan sa sasakyan o sa makina na pinagkakabitan natin, no? Minsan yung mga mumurahin lang na brand, pero yun na naman talaga ang ano, tukma sa kanya, na yung sa Bisaya pa yung pinaka-haom ba? Haom na brand para sa iya, ha. Whether or not mahal or dili mahal, dili kinahanglan. As long as naka-prescribe siya doon sa owner's manual niya, no? Kung ano yung dapat na anong klaseng spark plug na ikakabit na brand. So yun lang ang tandaan natin. Hindi tayo magbabase sa mahal. Porque mahal, bibili tayo, kakabit natin sa sasakyan.
Hindi ho yan. May mga brand din na mga brand na mahal na hindi din compatible, no? So merong compatibility, ibig sabihin yung mga spark plug brand ng mga makina sa sasakyan. So kung medyo duda kayo sa pagbili, sundan nyo na lang yung owner's manual niyo para makita nyo yung drive spark plug. So yun, since na ikabit na natin yung coil pack nya. So sa mga Volkswagen guys, hindi na kailangang tanggalin yung connection or connector ng coil pack. Kasi ang naka-design kasi nito, dito yung halimbawa, dito yung pinaka niya, lock niya dito. So in the first place, mahirap ito tanggalin pagka nakakabit na ito. So halimbawa, kakabit natin ganyan. So yung kanyang lock, safety lock, nandito sa pinaka looban. So mahirapan tayo. So ang safety, isasama na lang niyo pag tanggal. Huwag niyo nang kalasin yung yung kanyang connector sa coil pack. Isasama niyo na lang din. Yan. And then yun, para hindi kayo mahirapan. So, always think na doon tayo babase sa pinakamabilis na paraan. Ano na yung pinakamabilis na paraan? Ngunit safety, doon tayo, no? Doon tayo. Ganyan na po. So yan. So meron siyang guide dito sa loob, guys. Meron siyang guide. Tapos yung mga wiring clip niya, securing wiring clip, pabalik na lang din natin. Yan, ito mga clip na to. Securing clip, babalik natin. Yan. Eh, madali lang siya. Okay. At saka hindi siya pwedeng magkapalitan. Kasi yung wire niya naka-design lang talaga sa its corresponding spark plug bay or spark plug cylinders. So hindi nakakatakot na mabaliktaran yung pagkabit ng spark plug, dahil yung wire eksakto lang talaga na para doon sa kanyang corresponding cylinders. So yung number 1 pinaiksian, number 3 maiksi din, ito ang tama lang din sa sukat. So number 4, number 2, yan. So yun, so yan. So, tapos na natin yung spark plug nya. Okay. Yun lang ho. So yung sa mga Volkswagen na Passat, itong mga shout out sa mga engineering dyan,
dinisign nila kasi na yung shoutout sa mga engineering designer ng mga Volkswagen. Ang pinaka inayawan ko talaga sa mga design ng mga ganito ng mga engine. Kung nakita ninyo, yan. Dito tayo mag-fill up ng oil. So, hindi masyadong malalim. Shallow siya. So, ang sistema, aabutan tayo ng siyam-siyam nito. Dahil dahan-dahanin nga natin pag buhos yung oil dito. Dahil pagka masubra ng buhos, mag-overflow. Dahil, ito nga, tinan nyo? Very shallow, no? So, mahirapan tayo magbuhos ng oil dyan ng madalian. So, kailangan dahan-dahan. Otherwise, mag-overflow yung oil. So, shout out sa mga engineering, Volkswagen engineering design. Baguhin nyo itong ganitong sistema. Dahil, yung design ho nito is pangit ho. Hindi madali mag-fill up ng oil, no? Kagaya nito, meron siyang oil leak dito. Kasi galing dito yan eh. Nag-overflow. Halimbawa, pag nag-top up sila ng oil, sa pagmamadali, yun, overflow dito dahil very shallow ngayon, ano, alagayan ng oil. So, yun. At saka, meron din tayong pinapasalamatan na, ano, hindi lang pangungutya, no, ng pag, ano, kagaya nito, yung oil filter, nandito na sa taas nila nilagay. So, ito, mas accessible, mas okay, ayos ito, na nasa taas yung oil filter. So, okay mga kaibigan. So, yun lang ang ano, tips natin. Mayroon para tayong ano, na-receive na message. Mayroon totoo ba daw ang sasakyan pag umabot na ng mga 200k nag-hard starting. Sabi ko depende. Hindi naman lahat na sasakyan na umabot ng mga 100, 200 or 300k mag-hard starting na kagad. Depende yan sa alaga. Sa pag-maintain na ang sasakyan, no? So, pinaka-importante ng sasakyan is basic maintenance. Oil filter, air filter, fuel filter kung diesel or may fuel filter din ang ano, gasoline, no? Pero normally sa gasoline is designed sa ano, for life yung fuel filter kasi yung ibang mga fuel filter sa gasoline type engine is naka-built in doon sa fuel pump. So, hindi siya talaga advisable na papalitan. Meron ding ilan-ilan na ano, nakahiwalay pero mostly talaga sa mga engine, gasoline engine, built-in ang fuel filter doon sa kanyang fuel pump. Ang gasoline kasi is pinakamalinis na ano, fuel, no? Well, ang diesel is more on dirty. Low grade kasi yung ano, diesel guys. Low grade. May klaseng fuel. Low grade. So, yan lang po mga kaibigan. Ayos na ito. Babalik na natin tapos fill up natin yung ano. Nagkagan natin ng oil. And then after that, more or less mga 4.5 lang ito. Passat is 4.5 liters. And then kakabit natin yung pagkatapos kakabit natin yung ano. Cabin filter. Thank you. So, ginagamitan natin dito. Huwag kayong ano
lulusob sa ipang-ilalim pagka walang jackstand. Kailangan safety first, naka-jackstand yan. So, thank you.